You must dump your personality doon sa babae. Okay? She must experience you, not you experiencing her. Okay? This is the number one reason why ang mga lalaki na friend zone. This is the number one reason why guys are being rejected by women. Okay? Because mali yung mindset nila. They wanna experience the girl instead na the girl is experiencing them. Dapat, when you go out there and then when you talk to someone, you dump your personality. Okay? If you wanna build rapport to the person that you like, okay, you have to build rapport. Most guys, ang i-advise sa'yo na less ang experience, they would say things like, okay, kapag may gusto ka sa isang tao, pag may gusto ka sa isang babae, pag may gusto ko sa isang babae, dapat kaibiganin mo siya. I mean, that's not exactly how we do it. Hindi mo dapat sasabihin, hey, you wanna be friends with her. Ang tamang term is, you wanna build rapport with her. Never ever be friends with the woman that you like. Unless you genuinely want to be her friend. You want her to be your girlfriend. Kakaibiganin mo ba? Of course not. Ang tamang term is you build rapport. So Philip, ganun din naman yun. Friends, rapport, pareho lang yun. Okay, some guys would say those things. But pag sinabi mo kasi yung ganung klaseng word sa isang lalaki na less ang experience, I mean, they are going to overdo it. Okay, they're gonna overdo it. Okay, so as a result, when they overdo it, they get rejected. They get friend-zoned. You've ruined a potential relationship. You've ruined a potential interaction. You blew it. Okay, you blew it. Okay, because mali yung naging approach mo. Okay, you must experience, okay? The girl must experience you as a guy. Okay, kailangan dapat na-experience, nararanasan kanya as a guy. What kind of personality meron tong lalaking to? Uy, may pagkamaangas to. Uy, mabait din pala siya. May pagkamayabang yun. Uy, wow, mabait, matalino din pala yun. Uy, wow, maangas to eh. Uy, pero friendly pala to. Kailangan nararanasan ka nung girl. I mean, come on. I mean, she's not gonna be, diba, in a relationship with the guy na she doesn't know. Okay? Kaya nga, diba, kapag binigla mo ang isang babae, nanligaw kasi isang babae, binigla mo siya, okay, as in yung talagang bigla ang interaction, cold approach, okay, kapag binigla mo siya, what does she say? I have a boyfriend, I mean, I'm dating somebody else, baka may magselos, okay, that's what she says. Okay, because you haven't provided the value sa kanya, at the same time, you are trying to experience the girl. Okay, if you are trying to experience the girl, what happens next? She rejects you, okay? Kapag ka nag-uusap kayong dalawa, she just talk, diba? Talks and talks and talks and talks about, diba, sa sarili niya. And women do love, ang mga babae, they love talking about themselves. Pero at the same time, you have to call her out. And by calling her out, pag sinisita mo ang isang babae, na-experience kayo, oy, dapat pala kapag ka sa loob ng isang conversation, dapat pala hindi lang ako, dapat pala nagtatanong din ako. Okay, tinuturuan mo ngayon yung babae kung paano makipagkapwa tao. Okay? Because most women, I'm not saying all, okay? Marami sa mga kababaihan, hindi ganon kagaling on communicating sa opposite na gender. Hindi sila ganon kagaling sa pakikipag-communicate sa mga lalaki. Only a handful, okay? Because all they know is, they just know na guys are aggressive, na guys only want yung bataan. Okay, that's what they know. That's why they don't communicate at all. Okay, they don't know how to communicate to the opposite gender. Sadly. Okay, so ngayon, as a guy, okay, so ikaw dapat na nanonood right now, if you are a guy, dapat you must know how to calibrate. You must know na she has to experience. You dump your personality a little bit. I mean, come on, wala namang lalaking positive or, diba, all the time na, ano, na perfecto. Wala namang ganyan. So you have to dump kahit yung sampoy, a little bit of negativity. Okay, sitahin mo rin siya kapag masyado na siyang maarte, pag masyado na siyang narcissistic, pag masyado na siyang, diba, pag masyado na siyang mahangin, sisitahin mo rin siya as a guy. Especially if the woman is maganda. Okay? Hindi yan sanay on guys calling her out. Okay? Kasi maganda siya eh. Okay? Sanay na siya on guys na, di ba, kowtowing sa kanya. Sanay na siya sa mga lalaki na nagpapaalipin sa kanya. Di ba? Hope for the best na makaka-score sila. Hope for the best na she's gonna surrender yung bataan. Okay?
the guys that she puts in the friend zone. Oh, diba? Those are those guys, and you don't want to be in her friend zone list. Okay? So ngayon, if you are watching this stuff, you must know. Okay? You must dump your personality sa kanya. Don't filter yourself out. Okay? I mean, of course, syempre, dapat, diba? Moral and ethical pa rin yung approach mo. That's what I mean. Okay? So you must know how to calibrate as a guy. Kaya nga ito, pag, if you analyze very carefully, pansinin mo, ang mga babae mas nai-inlove sila. I don't know if you noticed, but ang mga babae mas nai-inlove sa mga term na bad guys. Okay, yung mga lalaki na natrato sila ng poorly. Why do you think na mas nai-inlove agad-agad ang isang babae sa isang lalaki na a bit rude, disrespectful, masama ugali, I mean, hindi siya masyadong pinapansin, hindi siya masyadong chinachat, hindi siya masyadong kinakausap, as in, binabaliwala siya. Okay? Because those guys are, hey, may sarili ding mundo yung mga lalaking yon. Okay, I don't know, maybe they're building something, I don't know. Brand, business, career, I don't know. But those guys, it's, diba, it's only about themselves. Instead na, diba, kaya, instead na yung nice guys na fake, na nice guy na kunyari, diba, uy, kamusta ka na, uy, good morning, uy, kumain ka na, I mean, dire-dire ang mga babae dyan. But the guys na hindi gumagawa ng mga bagay na yon, I mean, they are turned on by it. Okay? But what gives? Sinasabi ko ba na you're gonna have to be, diba, bastos dun sa babae? Sinasabi ko ba na hindi mo na siya rerespetuhin as a woman? No, wala akong sinabing ganon. It's just na mas may appeal yung mga ganong klaseng lalaki because those guys are standing up for themselves. Okay? Wala silang pake dun sa mga emosyon ng babae na or mga kaartiyan ng babae, mga testing ng babae na, diba, na all the time test, wala silang pakialam doon. They just care about themselves. That's why those guys is may appeal sa mga babae, especially sa mga magagandang babae. Okay? Ngayon, pag ito ha, I don't know kung may mga kaibigan kang babae. If ever meron man, talangin mo sila. Sino yung mga lalaking mas naalala mo? If ever may kaibigan kang babae, sino yung mas naalala mo? The guys na nice sa'yo? Okay, do you remember those guys? I mean, do they stick in your memory? Or the guys na nanakit sa'yo? The guys na hindi ka pinapansin, hindi ka chinachat, sinisinzone ka lang, ini-ignore ka lang, okay? Holiday na holiday, parang hindi ka mo lang napansin. Those guys, those types of guys ang mas naaalala ng mga ganong klaseng babae. I mean, she must experience you. Okay, I'm not saying na you have to be rude doon sa tao. Okay, wala akong binanggit na ganon. It's just na, hey, mas may appeal yun sa kanila. Most guys kasi they think na, di ba, they are projecting their wants. Okay, they are projecting their desires sa babae. So, let's say for example, they want yung nagsasend ng good morning messages, nagsasend ng mga good afternoon, kumain ka na ba messages, yun yung mga gustong-gusto ng mga lalaki. So, ngayon, they tend to project that sa babae. Na ayaw naman ng babae, na it's the opposite yung gusto ng babae. Gusto ng babae yung a bit intense. Okay, the guy is a bit intense. May konting twist. Okay, hindi kayong all-around nice guy. Pinagsasabihan mo rin siya. Okay, may a little bit of drama din. May konting negativity din. Basically, it's an emotional roller coaster. Okay, it's an emotional roller coaster. I don't know if you have seen yung isa ko pang video na mga babae, they love roller coasters. Ang mga lalaki, they love trades. Okay, ang mga lalaki gusto natin stable. Okay, in a straight line. Okay, just like a train. Sa babae, it's different. It's always an emotional roller coaster. Okay, kaya nga, ang K-drama, telenovelas, teatro, okay? K-dramas, telenovelas, teatro, it's targeted sa mga babaeng audience. Okay, it's targeted for them. Bakit? Because ang mga teatro, K-drama, it's, di ba, it's always roller coaster ng emotions. Hindi rin nagkakalayo if we wanna spike up attraction sa isang babae. Okay, kailangan nagbibigay ka rin ng roller coaster ng emotion. Hindi all the time na positive, puro compliment. No. Minsan pagsasabihan mo rin yung babae, op, compliment ulit, op, sisitayin mo na naman siya ulit. Okay, hindi all the time you are trying to supplicate sa kanya, smother her. Okay, you are not trying to smother her with unnecessary na mga compliments. Hope for the best na, di ba, makaka-score kayo, isusurrender niya yung bataan sa'yo. Calling her all day, texting her all day. Ang mga babae na may gusto na, di ba, constant communication, those types of women have low self-esteem. Okay? Yung mga ganong klaseng babae na gusto, dapat lagi silang tinetext, mini-message, kinakamusta, those types na mga babae,
They've got low self-esteem. They're not secure to themselves. Okay, so they're trying to, di ba, get their security, their validation on other people. Okay? So that means ikaw, if ever may babaeng nanonood right now, you must work sa sarili mo. Ayusin mo muna sarili mo. Hindi ko sinasabing you have to be perfect because nobody else can be perfect. Walang taong kaya maging perfecto, but you must feel complete as a person. Okay, so when you go sa loob ng isang relationship, you share completeness together. Okay, hindi mo gagawin yung ginagawa ni Tom Cruise sa movie na, I don't know if you have seen yung movie na Top Gun. Okay, sinabi na doon na you complete me. Okay, there's no, walang taong makakakompleto sa'yo. Okay, wala. So ikaw as a guy or as a girl, naka, you must feel complete sa sarili mo. You don't get your completeness from other people. You don't get your validation from other people. Wala. So again, guys, if you want ang mga babae to be attracted sa inyo, okay, do not do the things na most men are doing. Okay, blowing up their phone, texting them all day. Okay, if you wanna build, diba, kung alimbawa, kung may babae ka mang gusto, okay, build rapport sa kanya. Do not be friends with the woman that you like unless you genuinely want to be her friend. Okay? Kapag may gusto ka, okay, you build rapport, not make friends. Okay? Not make friends. Okay, and she must experience you. Okay, she must experience you as a guy. Okay, not you experiencing her. Okay, because if you would analyze very carefully the types of women na nag-aagusto sa'yo, okay, those were the women na na-experience ka nila. Okay, those were the women na may idea sa ugali mo. Alam nila yung positive side mo and yung negative side mo. Okay, those are the types of women na would be into you. Pero the girls na nambusted sa'yo, nang friendzone sa'yo, diba, nan-reject sa'yo, usually those were the women na they don't know exactly who you are. Okay, usually ganyan. Or they lack yung details. Or somewhere along the road, nagbago yung ugali mo. And that's for another video. Okay, that's for another video. Na she thought na you're alpha, but you're beta. Okay, akala niya ikaw ay strong, pero weakling ka pala. Okay, that's on another video naman. Okay, but this time, focus lang tayo on the experience. Okay, the girl, okay, ang babae must experience you. She must experience you. Okay, not you experiencing her. Okay, dump your personality sa kanya. All out. Okay, do not filter yourself. So what, diba, she's gonna pull off. Diba, she's gonna pull off a little bit of testings. Diba, uy, ganyan pala ugali. Alam mo, pagkamangas ko, may pagkamayabang. Yeah, she would say those things. But those are just her tiny little tests. Okay, to see congruency. Okay? I mean, do not put on a facade na you are a nice guy when you are actually not. Okay, do not put on a facade na you're rude when you're actually not. Okay, strike up the rightful balance. Hindi ko sinabing maging super nice ka, hindi ko sinabing maging super rude ka. You are somewhere in between. Find the rightful balance as a person. Calibrate. Okay? Hope you've learned something new. Be happy, be healthy, and most importantly, to God be all the glory.